Doon kay si Omar, ano? Kasi si Omar ka. Kaya, ang unang memory ko rito sa Amerika ay una is kung paano ako makakahanap ng aking trabaho. Bagamat ako isang military at hindi rito ikaw nga basta-basta makahanap ng trabaho. Kung ano yung opportunidad na ka-open sa'yo, kailangan grabin mo agad siya. Sa ngayon, ito lang first time kong boboto sa Amerika. At wala pa akong ikaw nga knowledge about this pag-vote. Pero sa Pilipinas, marami na akong knowledge pag-vote sa Pilipinas. At doon ko rin naranasan, ika nga ay namatay ang ilaw sa loob ng presinto. At sinabi ko sa mga tauhan doon na mag-alerta tayo. Baka ito na namang hudyat na hindi magandang gawain. Kung sino pumasok, gulpihin agad. Dahil ang pinoprotektahan natin dito ang balota. Bagamat maraming salamat din sa taas. Lagi rin sa nakagabay sa amin, hindi niya kami pinapabayaan. Hanggang natapos ang election. Number one, ang importante nga sa election na ito, kailangan tungkol sa pabahay, sa mga trabaho para sa tao, at tigit sa lahat kung paano ikaw nga umunlad uli ang ating bansang Amerika. Gamat sa Pilipinas, malayo nagiging agot mo. Kundi ka leader doon, hindi mo siya makakausap mismo ng harapan. Bagamat dito, tuntuwa ako dahil nakakaharap namin mga kandidato rito, kahit mayor nakakaharap namin at mga supervisor, lalo mga senador nakakaharap namin, maluwag rito. Wala rito ang natawag natin mga bodyguard pa. Wala ka ng pagdadaanan. Pilipinas, ako isa akong militar sa Pilipinas at marami na akong ikangaya naging training sa Pilipinas. Pero nung andito ako sa Amerika, ibang-iba talaga ang naging situation. Dati hawak ko barrel, whatsoever. At, pero bago naman ako nagko sa military, nag-training na ako agad na nakatapos ako ng search rescue operation. Nakatapos din ako ng paramedic course. Mag stepping stone ka o sundan mo yapak na hagdanan upang makarating ka sa taas. Kasi mahirap na yung bigla kang tataas at bigla kang babaksak. Sobrang masakit yun. Kasi kung susundan mo yapak na hagdanan, dahan-dahan, sigurado naman ito yung sarili mong pagsisikap. Pag nakarating ka na sa taas, simple, itong aking paghihirap, ito aking tagumpay.